Balik eskwela naman ang karamihan sa mga estudyante sa Metro Manila at sa ilang lugar sa Luzon. At dahil ilang araw na wala ng klase dahil sa paghagupit ng habagat, iniutos po ng DepEd na mag-extend sila ng klase o magkaroon ng make-up classes. Saksi si P. Arcangel. Sabik na nagbalik eskwela ang mga estudyante ng Quezon City High School matapos isang linggong di papasukin dahil sa hagupit ng habagat. Maaga po ako gumising kasi excited po ako bumalik sa school. Marireveal na po namin yung mga past lessons na hindi namin na-ano. Tapos po ano, magagawa na po namin yung mga hindi namin nagawa last year. Ang mga guro naman naghahabol sa leksyon para di raw mahuli sa lesson plan. Yes, maghahabol kami ngayon since we have not yet done our makeup classes. Ayon sa Department of Education, maliban sa mga Saturday class, maaari rin daw magdagdag ng 2 oras na klase kada araw ang mga paaralan hanggang mapunan ang mga inilibang klase. Mayroon po tayong school calendar days na 200 school calendar days. 180 school calendar days, non-negotiable, teacher and students contact time should happen. Mayroon pa po siyang 4 na buffer days. So theoretically, hindi pa po kailangan ang Saturdays. Ngunit, kinikilala po natin yung pangangailangan ng karagdagang araw sa pagtuturo dito po sa unang markahan o yung first grading period. Pero sa ilang paaralan sa Marikina, tulad sa H. Bautista Elementary School na nagsilbing evacuation center noong nakaraang linggo, paglilinis muna ang inatupag ng mga guro kanina. Putik-putik din at sira-sira pa ang gamit ng Layak Elementary School sa Dinalupihan, Bataan. At di naman matyak ang bilang ng mga paaralang ma-evacuee pa rin hanggang ngayon. Sa mga ganitong kaso, iba ang mungkahi ng DepEd. Bibigyan po sila ng mga modules. Iuwi po ito ng mga mag-aaral. Babalik po sila, ibabalik ito at imo-monitor po ng ating mga guro. Hiling ng Department of Education sa mga estudyante at magulang ang kanilang kooperasyon. Total, para sa kanilang kapakanan rin ang pagkakaroon ng makeup classes. Ako si P. Arcangel, ang inyong saksi.